Alright, good morning, good morning, good morning muli sa ating lahat yan sa Bansang Perlas ng Silangan. Kumusta ang ating mga ka-IC at ang aking mga kapwa mandidigma ni Idol FLM? Kayo ba'y nagkakapina? Kayo ba'y ano? Okay, so sa ngayon guys ay for sure marami na naman sa inyo mag-aabang ano? Kung ano ang update sa nangyaring hearing kahapon for... Pero alam niyo na guys kung ano yung sagot namin dyan, ano? Kasi nga naipaliwanag na namin yan na bawal na kaming mag-release o maglabas ng anumang update dahil ito ay kahilingan at mas makakabuti, ano, kay Idol FLM at sa laban nating ito. Kaya naman huwag kayong magtatampo guys, okay? Ang malinaw lang dito guys ay kahapon, syempre may palit yun. Si Kiama de la Cruz, ano, ang ating butihin at napakatapang na si Kiama de la Cruz, ayan. Guys, hindi natin kayang what's up, pantayan, tularan, o lampasan kung anuman yung pagiging matapang ni si Kiama de la Cruz sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi lang siya basa-basa secretary, guys. Promise. Okay. So, yan lang nga guys ang aking masabi. Sana maintindihan nyo rin kaming mga FLM vloggers na talagang wala. Sa totoo lang guys, wala naman kami talagang pwedeng i-update kasi syempre kami din ay sinisikretuhan na. But ang masasabi ko lang sa inyo ay positive naman guys. Ano? Lagi tayong positive. Bawal maging negative, di ba? Kasi pag naging negative tayo, eh parang talo na tayo, di ba? So yun lang guys, pray lang tayo. Yun lang. And of course, gusto kong batiin pala ang ating mga kapatid na nasa Beirut, Lebanon. Ayan, ang kapital ng Lebanon. Kung hindi nyo pa nakita guys sa news, grabe ang nangyaring explosion dyan. At alam ko guys, napakarami nating mga kapatid, mga kasulid FLM na nandyan sa Beirut. Kasi nga, bakit ko alam? Kasi nagpapa-shoutout sila guys. At many times na rin may mga na-shoutout akong taga Beirut, Lebanon. Kaya naman, sana nasa mabuti kayong mga kalagayan dyan, mga ka-FLM namin, mga kasulid, ano? At syempre, mga OFW natin na nandiyan dyan. Sana makapag-comment pa kayo sa post namin na ito. Nang sa ganun ay, what's that? Alam namin na safety kayo dyan. Grabe nga guys, itong nangyaring explosion, ano? Hindi natin inaasahan. Mas parang, ano eh. Kasi sa balita guys is, merong nasunog na factory and then itong katabi niya yata ay paggawaan daw ng paputok. Ayan. So, minsan kung iisipin mo, ano, parang, wow, grabe itong nangyari. Hindi lang basta-basta paputok na to. Pero who knows naman, isang katambak na baka isang budigang paputok naman yung nasa loob. Kaya naman guys, imagine 6 miles away talagang wipe out talaga itong lugar na to. Ayan. So nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Hindi na ito basta-basta. So ngayon iimbestigahan nila kung ano yung nangyari, no? Kasi for sure guys, marami tayong namatay na mga kapatid dyan, especially siguro kasi sunog, ano? Meaning may mga firefighters na nanandun doon sa may sunog malapit sa pinangyarihan nitong pagsabog. So mas hindi maganda, hindi magandang resulta kung iisipin mo na marami ang nadamay. Like I said guys, ano, 6 miles ang layo ng narating na na-wipe out talaga. Makikita nyo guys sa clip video na ating i-share, ano, nandyan. So, sana yun lang ang pray natin guys na ang mga kapatid natin na nandun ay safety sila at makapag-comment para alam naman natin na hindi sila napinsala nitong nangyaring explosion. At syempre dyan sa Pilipinas guys, ayan, hindi rin maganda ang balita sapagkat nabasa ko guys, lockdown na naman pala, no? ang Kamaynilaan at ang kalapit dito, Bulacan, I guess, Rizal. Ano pa ba yung lugar na malapit dyan na nakadikit? Ayan. So, sana guys, ingat-ingat tayo at huwag nating hayaan guys na magkasakit tayo. Kasi pag tayo ay nagkasakit guys, for sure, may maahawa tayo. Diba? So, ang gagawin na lang natin guys para makaiwas tayo ay mismong sarili na natin ang i-lockdown natin at ilayo. Ano? Ilayo natin guys ito sa, you know,
maganda sigurong isipin natin ng lahat ng nakakahalubilo natin ay career. Nasa ganun ay makaiwas tayo ng bisu-bisu. Wala mo ng bisu-bisu, guys. Wala mo ng shake hands, wala mo ng hug-to-hug, ano. Kasi isipin nyo, guys, hindi naman natin alam kung sino itong mga nakasalamuhan ng mga tao na to. Yes, we trust these people, pero minsan hindi rin naman natin alam kung sila naman ay merong pinagkatiwalaang iba pa at same thing, ano. So, mahirap talaga, guys. So, sa ngayon, sana magsimula sa sarili natin ang disiplina. I-lockdown natin, guys, ang ating katawan sa loob ng bahay ng 14 days. Ayan, kasama ang ating mga mahal sa pamilya. Nang sa ganon ay hindi na natin alam, guys. Kawawa. Kawawa na ang bansa. Kawawa na ang mundo, no? Kasi kahit dito sa US, guys, grabe, dami ring infected, daming namamatay. So, imagine you guys, ano, mas malakas pa kung tutusin mo ang mga medisina dito, mas magagaling pa yung mga doktor, pero look, talagang hindi kayang tigilan, ano. At ang vaccine yata, lalabas pa till next year. So, imagine mo kung ilan pa ang mawawala. Ano, sana ingatan natin yung sarili natin para hindi tayo isa sa mawala. Kasi guys, pag tayo naging career, ibig sabihin may possibility maging career na rin itong mga mahal natin sa buhay. Kaya naman sana makinig tayo sa gobyerno natin. At alam po, hirap na hirap ng gobyerno natin dyan sa Pilipinas. Lalo na ngayon, meron naman tayong inaasahang mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Pero look, ngayon sa nangyari sa Lebanon, paano pa yung mga OFW natin dyan? Paano pa makakapag-send ano, ng financial help sa pamilya niya kung nangyari na nga itong pagsabog na to? At hindi naman kasi guys, basta-basta pagsabog lang to kung titingnan mo. Ano, so, nakakatakot. Yan lang. At sa family naman natin, ayan. Sa family natin, sa FLM family, sa social media, patuloy guys na ako ay humihiling sa bawat isa na huwag tayong makisawsaw, guys. Hindi naman sa nagmamagaling ako, pero sana maisip natin, guys, na pag tayo ay nagbigay ng ating komento, dalawa lang yan, guys. Either makahanap tayo ng kaaway natin, at the same time, makahanap tayo ng kakampi natin. Ganon, iwasan natin yan, guys. Pag may nakita tayo na comment na hindi maganda, reply mo, love-love lang, yun. Para wala nang ano, wala nang away, guys. Kasi sa aming mga FLM vloggers, guys, talo kayo sa amin. Kasi sa amin walang division, no? May unity kami. Nag-uusap-usap kami sa GC. O kami-kami pa rin. We love each other at saka we care each other, no? Ayaw namin mangyari ang mga bagay na alam namin na ikakasama ni Idol FLM. Kayo ba, guys? Gusto nyo ba yon? O kami, simple lang, guys. Pag may nag-aaway, block namin, kick namin. O gusto nyo bang mangyari yon? Eh, kami naman, guys, kung gaano kayo kamahal ni Idol FLM, ganun din naman kami na nagmamahal sa inyo. At kami nagpapasalamat din, syempre, kasi alam ko na mahal nyo rin kami. Kasi kung di nyo kami mahal, eh hindi nyo kami pagkakatiwalaan panuorin. Kahit nga, eto nga guys, at pakapalan ng mukha. Ako naman hindi sanay talagang humaharap sa camera. Ni picture ay hindi rin ako mahilig. But now, para kay Idol FLM, alam ko na ikakatuwa niya to. At ang kaligayahan niya, humuhugot siya ng lakas, ay sa atin lang yan, guys. Kaya naman, please, 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 huwag na tayong dumagdag. Ano? Hayaan natin yung mga sangkot, hayaan natin yung mga mas pinagkakatiwalaan natin na sila ang magresolba nito. Marami sila, guys, na kayang iresolba na to. Hindi ito para sa atin. Hindi natin kakayanin ito kundi yung mga nasa taas natin. Alam ko, marami sila dyan na kaya. At sana cold on lang tayo, mga sis, mga, you know, I love you all, guys. Sana makapan natin, you know, yung pagmamahal natin kay Idol FLM. Yun na lang. Yun ang pagtingnan natin, guys. Yung love natin kay Idol FLM. Kasi, guys, hindi natin alam. Nagbabakbakan na yung tayong mga FLM family. Tapos, naglulusutan na yung mga, ano, umaatake rin yung kalaban. Hindi na natin napapansin yun, guys. Kaya naman, please, intak lang yung pagmamahal natin kay Idol. Sana manatili tayo sa posisyon natin, ano, bilang isang takapagtanggol ni Idol. Ayan na natin. Huwag na natin tignan. Basa natin mga comments, mga ano, two-way lang yan. Block mo muna hanggang di lumabig ang isip ay ang ano, itong tao na to. Or, so,
ayun lang guys, ano, huwag nating pairalin yung init ng ulo natin kasi nakakasad para kay Idol FLM. Believe me guys, believe me. Nakikita niya ang ginagawa natin. Nakikita niya at naririnig niya tayo. So ito guys ang ating pagbati. Unang-una, batiin ko muna itong mga naunang nagpabati. So mga susunod guys naman yung iba kasi alam niyo na kung ano yung una kong masulat, makuha at malista na nagpapashoutout. Iyon muna. So again, shoutout kay Luz Bandula, shoutout sa'yo. Nini Grace, shoutout sa'yo. True Thunder Defeated, shoutout sa'yo. Fear Ben, shoutout sa'yo. Per Russell, shoutout sa'yo. Fatima Muhammad, shoutout sa'yo. Mikhail Salem, shoutout sa'yo. Queensham 2020, shoutout sa'yo. Nerissa Miranda, shoutout sa'yo. Aida Parturiza, shoutout sa'yo. Carmencita Avellino, shoutout sa'yo. Lynn Villarante, shoutout sa'yo. And Reina Nakamura, shoutout sa'yo. Nang Yamaguchi siya Ogori. Ayan, shoutout sa iyo sis Reina Nakamura. And of course, Lolita Isper, shoutout sa iyo. Tata Kalamba, shoutout sa iyo. Lily Bazina, shoutout sa iyo. Juliet Pariras, shoutout sa iyo. Tuda Analiza, shoutout sa iyo. Erlinda Borlungan, shoutout sa iyo. Leah Bautista, shoutout sa'yo. Violeta Cabardo, shoutout sa'yo. Joe Alvaro, shoutout sa'yo. Janstone Black, shoutout sa'yo. Ricky Castillo ng Calapan City, Mindoro, shoutout sa'yo. Filomena Ginonsalaw ng Katbalugan, Samar, shoutout sa'yo. Alex Ilocos Boy, 554 for life, shoutout sa'yo. Fred Berry, Ricardo Flores ng Batangas City, shoutout sa'yo. At shoutout sa lahat ng ating mga OFW all over the world. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Especially again sa ating mga kapatid na nandyan sa Lebanon, sa Beirut. Ayan. At sa lahat ng ating mga ate, mga migrante, dami-dami yung mga migrante natin. Shoutout sa inyo ng mga bonggang-bongga, mga senior citizen natin dyan. I love you all, mga nanay, tatay, kuya, ate, lolo, lola, ayan. So, hanggang dyan muna guys. I'll see you again later. Kapi-kapi na, breakfast na kayo dyan sa Pilipinas. And huwag kalimutan, syempre, mag-pray para kay Idol. Bye guys, see you again later.